Ang question for today's video, gagawa tayo ng healthy juice kasi nakita ko ayan may bunga na at ang dami-dami ng bulaklak nung aming blue turnip. So ito syempre yung turnip, maraming health benefits, and itong bulaklak nito ay nilalagay din nila to sa salad, which is masarap din. So mag-harvest tayo ng mga ilang piraso. Ayan, ang ganda ng kulay niya, oh, di ba? Ang ganda ng dating ng kulay niya dahil doon sa lighting ng araw. Ayan, mangunguha tayo mga 5 pieces siguro para din sa ating juice. At bago tayo magtuloy-tuloy, don't forget to like and share my video, and also please follow and like na rin ang aking Facebook page. So ayan, so ito na yung na-harvest natin, 5 pieces. Sobrang makulay na to pag nilagay natin sa hot water. So ayan, nahugasan ko na yan. Ate, isiset aside muna natin to dito. Lalagay muna natin yan. And magpapakulo na muna tayo ng hot water para mas mabilis lumabas yung kanyang color. Actually, pagka kasi yung hindi siya hot, yung normal water lang, matagal siya kumulay. So habang nagpapakulo tayo ng water, ito yung orange na ating gagamitin. So mga 2 piraso siguro para mas marami siyang juice na makukuha. So ito yung kakailangan natin. 2 orange at yung ating blue turnip. At dito natin ilalagay sa aking glass teapot ang blue turnip na hinarvest natin. So ilalagay na natin to dito para dito natin ibubuhos yung hot water para mas makulay na makulay yung ating orange juice with blue turnip. So ayan, ingat lang sa pagbubuhos. Ayan, sobrang init nito dahil bagong kulo lang yung tubig. Ala, meron lang gam. Alis ka dyan. So ayan siya, unti-unti lang nag-change yung kanyang color. Ayan, ito yung itsura sa ibabaw. Yung itsura ng bulaklak. So ito, ayan, nakikita nyo, nag-iiba na yung kanyang kulay. Ngayon, since marami yung bulaklak na ilagay ko, magda-darker pa yung kulay nito. Ayan, no, nagda-dark na. Ayan, makikita nyo yung transformation ng kanyang color. So ayan, sobrang dark na siya. So ayan, set aside muna natin itong blue turnip natin. Nakita nyo, dark color na siya. Tapos, ang gagawin naman natin sunod is yung orange. So, ito yung orange. Manual tayong magpipiga kasi wala akong juicer. Malinis naman yung kamay ko if ever. So, ayan, oh, ang ganda ng orange niya, di ba? Manipis lang kasi yung balat niya. Kaya, sobrang makatas to. At saka, ayun, konti lang din yung kanyang buto. So, ayan, manipis ng balat, di ba? Kaya, pag bumili kayo ng orange, ayan, hanapin nyo yung manipis ng balat. So, ito na, sobrang kulay na ng ating water. I think tanggalin na natin kasi nawala na yung kulay din sa flower. So, remove na natin kasi baka mag-dark na mag-dark pa siya. Anyway, maganda yan. Kasi pag nilagay na natin, pagsama-sama na natin itong orange and blue turnip, maganda yung kulay ng kalalabasan niya. So, ito yung baso. Dito natin i-squeeze with our bare hands, of course. Nagugas naman ako mabuti, tsaka kami lang naman ang iinom. And syempre, mas madali itong gawin kung meron kayong juicer. So, ayan, simulan na natin i-squeeze ang ating fresh orange. So, kailangan lang natin ma-squeeze maigit, makuha yung kanyang katas. So, ayan, lipat position. Iba-ibang position, kasi ang hirap palang mag-squeeze ng manual. So, if you have a suggestion kung halimbawa walang juicer or pang-squeeze, ayan, baka may suggestion kayo kung paano nyo ini-squeeze yung orange without using squeezer or juicer. Pero syempre, aside from using our bare hands, diba, baka may iba pa kayong tip na mapadali natin makukuha yung juice. Medyo 4 na piraso pa naman itong i-squeeze natin, kaya kailangan natin ng lakas. Ayan. Natuwa ako. Ang bango-bango nung amoy ng orange. Talagang sarap talaga ng amoy pag may orange sa bahay. Ayan. So, ala. Sige, piga. Mahirap lang pag ganito kasi hindi mo siya talaga 100% makukuha yung juice niya. Dahil na yung kamay lang yung gamit natin. Okay. So, ayan o. Ayan. Di bale, last na yon na pipigain natin. Anyway, ayan, itong blue turnip, marami siyang pwedeng paglagyan. Ayan, gaya nito sa juice, pwede mo siyang i-combine sa iba't ibang klase ng fruits, i-blend mo lang siya. So, ayun. Ito medyo mahirap itong isa. Kaya malaki pa yung ano, gutay-gutay na yung ating orange. Makapag-call a friend nga tayo. Check nga tayo sa Shopee at Lazada kung magkano yung juicer na maliit lang.
yung manual lang din. Kasi mas mahirap yung kamay yung gagamitin. Alam ko may nabibili na mamura lang na pang squeeze. Yan. So, ito na yung last. Last na. Ang daming katas. Okay, ayan. Last na natin pipigaan. Ayan. Yung isa hindi ko na masyadong pinigaang pigaan kasi yung paghahawakan ko nadurog na. So, kakainin ko na lang yan. Mamaya. Anyway, marami-rami na rin naman tong nakuha nating katas. Ayan, fresh juice. So, marami-rami na rin yan para dito sa 2 pirasong orange juice. Siyempre, may katas ng kamay. Kaya masarap yan. So, ayan. So, ang next natin gagawin ay ipagkocombine natin itong ating glutenate and yung ating freshly squeezed orange juice. So, tika, ipwesto lang natin. Ayan, magulo pa yung camera ko. So, sasalin ko lang siya dito yung ating turnate dito sa ating orange juice. Wait lang. Hindi ko alam kung paano ko ipoposisyon na makikita nyo yung pag-change niya ng color. So, i-try natin. So, salin na natin yung ating turnate. Ayan na siya. So, nag-iiba na yung kanyang kulay. Okay, huwag natin masyadong pupunuin kasi lalagyan natin siya ng ice. Ayan. So, parang anong color na niya? Pagka-pink. Pagka-pink na siya. Ayan, magdadagdag na lang tayo ng ice dito. Para pag ininom natin, malamig-lamig siya. Wait lang, wala akong yellow. So, ito lagyan natin ng mga 2 piraso lang kasi punong-puno na itong baso natin. Ayan. Ay, hindi na ako naglagay pala ng sugar ha. Okay na sa akin yung natural sweet ng orange na ginamit natin ha. Pero if gusto niyo pa ng mas matamis yun, you just add sugar. So, ayan na. Meron na tayong juice na healthy juice, syempre. Yung orange, maraming benefits siya. And of course, ang ating glutenate. Wait, lagyan natin ng art ito. Kukuha lang ako ng flowers dun sa labas para lagyan natin dito sa ibabaw. So, here you go. Ayan, lagyan natin ng pabulaklak dito para mukhang pang summer ang dating. Summer. Teka, kulang pa. Parang kailangan natin ng 2 piraso. Dagdagan ko pa na isa. Parang bitin yung isa yun. Ayan, lagyan natin sa kabilang side. Ayan, balanse na sila. Wait. Ayan. So, diba, ang bongga, ang sosyal ng ating juice. Kahit nasa bahay lang, o diba? Teka, lalabas ako para mas makita natin yung color. So, ayan siya. Ito yung kulay niya sa maliwanag. Ang ganda-ganda, diba? So nice. Kaya kung gusto mo mag-relax, ayan. Magtipla ka lang yan at gumawa ka lang ito. Sold na. So, paano ba yan? Magre-relax muna tayo at iinumin natin itong juice na ating ginawa. Yeah. Till my next video, stay safe and God bless!